and my daughter exists. Mahal niya kami. And that's a fact. For 15 years na nahimik ako. I know people will judge me, but we exist! Paglabas ng dating kasintahan ni Francis M. at ng anak nito, pinunan ng netizen. Flip-top MC na si Shernan. Pinatot siya dahil si Badang sa naging interview nito. Lalong naging mainit ang tirahan ni Nabadang at Kayram habang papalapit na ng papalapit ang battle nila sa November. At sa isang pre-battle interview ng dalawa ay nagkalabasa ng mga saloobin ang mga ito na halatang parehong nangigigil sa isa't isa. Bawas-bawasan daw ni Kayram ang kayabangan nito ayon kay Badang at bilang respeto niya raw dito ay talagang pinaghandaan niya ang MC. Hindi naman nagpaawat si Kayram na sinabihan din si Badang na magretiro na dahil matanda na raw ito at itinatakwil na rin daw ito ng hip-hop. Lubos naman ang pasasalamat ni Badang sa ulo ng ligang pangil sa pangil na si Phoebus sa mainit nitong pag-welcome sa kanya at sa binigay nitong pagkakataon na makabalik muli sa pag-battle. Hindi man niya raw masabing pinagsalhan siya ng ibang makilalang liga na masiselan umano, ngunit si Phoebus lang daw ang nagbukas sa kanya sa ngayon ng pinto. Kaya naman, sa battle niya itutodo niya at ibubuhos lahat ng mga saloobin niya. Sa mga pahayag na ito ni Badang, ay tila na trigger naman ang isa sa kilalang flip-top MC na si Shernan. Kaya napakomment ito at pinuna ang panguuto umano ni Badang sa may-ari ng liga. Dahil sa mensahe pa lang daw nito para dito, ay gusto na raw ma-regular ni Badang. Ipinagtanggol naman si Badang ng mga fans niya sa comment at sinabing nagpapapampam lang daw ito kay Boss P kaya gustong umangkas. May nagkomento pang mahirap daw talaga kapag wala ng relevance ang isang rapper kaya magpapapansin na lang. Samantala, niyanig ng latest episode ng Pinoy Pawn Star social media. Makaraang mag-guest dito ang dating kasintahan ng namayapang King of Rap na si Francis M. Dala ng nagpakilalang Abigail Wright ang isang jersey na pagmamay-ari daw ni Francis M. at ilang mga larawan kasama ang rapper bilang katibayan, inialok niya ang mga ito kay Boss Toyo. Dito na nga ni-reveal ni Abigail ang untold story ng jersey ni Francis M. at ang tunay na relasyon niya sa rapper. Emosyonal niyang binalikan ang mga alaala niya kay Kiko at kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagkakasakit nito. Ilang mga larawan pa ang ipinakita ni Abigail na makikita si Francis M. na nakangiti habang karagang bagong silang na anak na lingid sa kaalaman niya ay magiging una't huling pagkikita na pala ng mag-ama. I love you! Firma niya to? Abigail, man, I love you so much. Firma ni Francis M. Bakit po? Nakita niyo naman sa letter, I love you so much. Meaning kasi may relationship. Sa pagkakataong ito ay inusisa na ni Toyo ang dahilan ng pagbenta ni Abigail ng isa sa mahahalagang gamit ng rapper para sa kanya. Ayon sa kanya ay si Toyo raw ang naisip niyang paraan upang maipreserve ng maayos ang jersey ni Francis M. dahil nakarating sa kanya ang mga plano ni Toyo na pagtatayo ng museum. Dagdag pa rito ang kagustuhan ni Abigail na maibigay sa anak ang karapatan nito na hindi nito nakuha dahil sa pananahimik niya sa loob ng 15 taon. Alam rin daw ni Abigail na maaari siyang mahusgahan ng mga tao pero para sa kanya, karapatan ng anak niya na malaman ng tao ang tunay na relasyon nito sa yumaang rapper. For 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter. Siguro naman ito na lang ang karapatan na pwede kong magawa para sa kanya. Kasi hindi naman ako nagsalita. I know people will judge me, but we exist. What we had is real. Mahal niya kami, and that's a fact. Tila napabilib naman ang gusto ng bata si Toyo at halatang namangha ang sample nito si Boss Toyo at nag-rap ito ng verse ni Francis M. sa kantang Bagsakan. At dahil sa kwentong kalakit ng damit na ito ni Francis M. kay Abigail, tila nahirapan naman ang babae na presyohan ito sa kadahilan ng wala raw talaga itong katumbas na halaga. Ngunit ayon kay Toyo, iginiit niya na kailangan daw talaga ni Abigail na magbigay ng presyo nito. Sa huli, nagkaasundo ang asawa ni Toyo at si Abigail sa kalahating milyon. Kailangan talaga kasi may price. 700. And that's enough for me. At least we had a chance for our story to be told. At least kasama kami sa story. Ando kami mag-ina. That's enough for me. Dahil sa bigat ng mga revelasyon ni Abigail, nag-trending ang episode na ito ni Boss Toyo at hanggang ngayon nga ay laman pa rin ito ng usap-usapan sa social media. Hindi magkamayo ang netizen dahil sa tindi ng pasabog na dala ng babae at nahati ang saloobin nila sa mga pahayag nito. Marami ang pumuri kay Boss Toyo at sinabi, isa ito sa pinakamagandang episode niya ng Pinoy Pawn Star. May ilan namang bumilib rin sa anak daw ni Francis M. at naniniwalang ito na ang magtutuloy ng legacy ng rapper. Ilan din ang nagsabing kinalabutan sila sa mga inilahad ni Abigail at deserve naman daw talaga ng bata na ma-flex.
Kung may mga positibong komento man, ay umani rin ito ng negatibong reaksyon mula sa netizen na kinokondena ang pagsasapubliko raw ni Abigail ng relasyon nito kay Francis M. Sana raw itinuloy-tuloy na lang nito ang pananahimik dahil natural lang naman daw ito na ginagawa kapag hindi legal na asawa. Sana rin daw ay sinaalang-alang muna nila ang nararamdaman ng legal na pamilya ni Francis M. nang isapubliko niya ang tungkol sa issue na ito. Mailan ding na-trigger daw sa mga nagsasabing na-touch sila sa untold story ni Abigail at tinawag ang mga ito na enabler, pati na sa mga nagja-justify daw ng pakikipagrelasyon ng yumaang rapper dito dahil sa kasikatan umano nito. Dagdag pa raw na gusto lang daw pasikatin ni Abigail ang anak at ipasok sa showbiz. May mga larawan pa ni Abigail ang lumutang na tila kumakandidato ito sa paparating na eleksyon na maaaring agenda umano nito, kaya lumabas ito sa Pinoy Phone Store ni Bostoyo.